Tulirot, hindi raw makausap ang Pilipinong umaming inabandon na nila ang bangkay ng mag-asawang Hapon sa Tokyo, Japan. Kasabay niyan, lumabas ang isa na namang bagong ebidensya na posibleng makapagdiin sa sospek. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa CCTV footage na nakuha ng TBS News sa Japan, makikita ang lalaking ito sa loob ng isang convenience store sa Ibaraki Prefecture. Naka-face mask siya at mapapansing nakabenda ang kanang kamay. Hirap siyang kumuha ng inumin dahil sa injury sa kamay. Ang lalaking yan ay sinasabing si Brian De La Cruz, ang Pinoy na inaresto sa Japan na sangkot umano sa pagpaslang sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo. Ayon sa ilang source ng News 5, kuha ang CCTV ilang oras matapos ang krimen. Bumili raw si De La Cruz ng 3 bote ng beer mula sa convenience store. Iniimbisigahan na ng Japanese police ang oras ng naturang CCTV footage. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nakausap na ng opisyal ng Embahada ng Pilipinas si De La Cruz kahapon. Tuliro raw at hindi makausap ng matino ang OFW. Napansin din nilang sugatan nga ang kamay ni De La Cruz tulad ng nakita sa kuha ng CCTV. He's very, very distraught. He's very distraught, emotionally distraught. Tulad ng sinabi ng Japanese news, parang meron siyang hand injuries sa kamay, sugatan. Namasta ng ating Consul General yon. Pero hindi ibig sabihin, ha? Hindi ibig sabihin na may kinalaman yon. Na kinalaman, hindi automatic yan. Pero wala siyang sinabi sa embahada. Walang sinabi, wala man parinig na meron siyang kasalanan. May nakuha rin na larawan ng News 5 kung saan makikitang nakabenda ang kamay ni De La Cruz habang nakahiga. Kinumpirma rin daw ni De La Cruz na kilala niya si Hazel Morales, ang Pinay na tinuturong sangkot din sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi. May sinabi si Brian na kilala nga niya si Hazel at kilala niya si Hazel at saka merong may problem between them. Tingnan natin anong lalabas mo. Pinatunayan nga yan ng isang Instagram post ni De La Cruz. Ibinahagi niya ang larawan kasama si Hazel at isang ginang na tinawag niyang tita noong November 9. Pinasalamatan niya pa si Hazel sa naturang post. Taliwas ito sa naunang pahayag ng kanilang kaanak na hindi magkakilala ang dalawa. Inaalam na kung ano ang estado ng personal na relasyon ng dalawa. Sa ngayon, nananatiling abandonment of corpse ang asunto laban sa dalawang Pinoy. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.